magandang hapon. Anong ginagawa ni Ate Jan? Anong kahoy para baligya. Anong kahoy para ibenta. O anong pangalan ni Ate? Annalisa. Si Annalisa. O ilang taon na si Ate Annalisa? 39. Wow, ilan ang anak? Tulo. Tatlo. O anong trabaho ni Mr. Bakit napakasipag mo manguha ng kahoy? Onra. Construction. Construction. Tapos, siyempre, nasa trabaho ngayon. Ibig sabihin, nagtatrabaho si Mister, kayo naman ay gumagawa din ng paraan para kahit papaano, may income si Mister at may income din kayo. Saan galing yung ano mo? Saan galing itong mga kahoy mo? Nakita kita kanina, mukhang ang bigat-bigat ng pinasan nyo, pero kayang-kaya nyo. Sa bukid pa? Doon, ayun? Bukid pa. Ang taas niya? Madulas dahil putik. O paano nyo akyatin at paano nyo nakakayanan yung pangunguha ng kahoy dyan sa kabundukan? Ang titirik pala niyan. Manguha na lang dyan para makapalit pag bugas ginagmay ba? Kahit mahirap gagawin mo, parang ganon. Kahit mahirap, pipilitin mo mangahoy para may pambili ng bigas. Bakit? Nagtrabaho naman si Mister. Ah. Sabi niya may construction. 300 lang ang adlaw. O tapos? Na 1.8 ang semana, kuhaan pa sa plete, 300 sa bali 1 week, 1.5 na lang. O tapos? Now, kuha ag bugas, dili kaigo na mo, 15 ka kilo, dili kaigo sa mua. Kulang na. Kaya nag-extra-extra ka itong kahoy. Buti na mo yung mga kahoy mo, mabenta mo rin. O, kanang naay mag-order na ko. Kanina yung pasan mo, halimbawa, ayun, pakita nga ako yung tinabunan mo. Yung ganyan, 60 na yan. Tapos ito, anong mga laman? Bagol. Ah, mga bilao. So, isang sakong bilao, magkano din yan? 450 ang kilo nito. 450? 450, 450. 450. 4 pesos ang 50 centavo. Ang kilo. O, sa isang sako, ilang kilo yan? Mga 30 kilos lang guro to. 30? Araw-araw, nagbibenta ka talaga ng kahoy at mga bilao? Kana lang. Ay, bilao ba tawag nito sa Tagalog? Oo. Okay. Bao pala. Hindi pala bilao, mga kamay. Yung bilao, yung lagay ng pansit. Bao pala. Ibig kong sabihin, bao. Diyos ko, nalilito na ako, mga kababayan. Minsan kasi, pag nandito tayo sa Kabisayaan, naaano na tayo, nalilito na rin tayo mag-Tagalog. No? Pagdating ng Pangasinan, naku, lalo tayong malito. Tapos, itong bao, mabenta mo din araw-araw. Hindi to araw-araw. Kuan lang, bali 1 week. Isang ordera lang sa isang linggo. Kaya kung pag may panahon sa ngayon, tapos kumuha niyang kahoy. Pag may time ako, manguha din ako nito para sa Sabado. Marami-rami din kami nila. Dagdag. Wow, ang sipag mo naman ate, no? Ang swerte ng mister niyo kasi kahit papaano, hindi lang siya talagang inasahan mo, gumagawa ka ng paraan. Nako, bakit may tali yung daliri natin? Akil ang tad-tad. Ayan, ang delikado, no? Minsan talaga, hindi mo maiwasan, magkamali ka. Masama talaga yung mga daliri mo dyan o kamay mo yan, maganda sugat-sugat ka. Kailan nasugat yan? Kanina lang din. O wala ka nang kukunin doon o meron pang natira doon sa bukid? Meron pang dalawa. Okay, sige, pwede bang pumunta tayo sa bahay nyo? Oo. Ni ate. So ayan po mga kababayan, kabababa lang din po ni ate, no, galing bundok. Dahil binababa niya dito yung kanyang mga kahoy, bao, dahil dito niya nilalagay. Kasi pag may order siya, pinupunta na lang dito at kinukuha. So sobrang sipag po mga kababayan. No, sa maliit na halaga, kahit papaano meron pangdagdag pambili na bigas. Kasi sabi niya kanina, kung asahan niya ay yung mister lang niya, magkano lang ang kinikita sa isang linggo, 1.8 plus kuwaan pa ng pamasahe, 1.5 na lang natitira. So yung 1.5 po mga kababayan, lima sila, tatlo ang anak, limas lang kakain sa araw-araw, tapos plus may nag-aaral pa. Hindi nga talaga sapat po mga kababayan. Kaya buti na lang, kahit papaano si ate ay napakasipag gumagawa ng paraan kung paano din madagdagan yung income ni mister niya. Kaya kahit mahirap, ayun po mga kababayan, pupuntahan natin kung saan nangunguha ng kahoy si ate at kung saan yung bahay niya. Kasi yung bahay daw niya nasa tuktok daw. So kailangan pa natin umakyat ang bundok
bago natin marating yung bahay niya. Kaya tara, samahan niyo po kami mga kababayan. So ayan po mga kababayan, dito pa lang, bungad pa lang, paakyat na yung daanan natin. So ito yung binabaybay ni ate. Araw-araw, akyat, baba, akyat, baba, dala-dala niya yung mga bao at kahoy. So paano pag hindi nabenta ate? Standby lang sa. Standby lang. Talagang ganito ang buhay sa probinsya, no? Kailangan lang talaga tiyagaan, sipag, para mabuhay. Dahil kung tatamad-tamad ka, mahirap ang buhay na kung mamamatay ka sa buto. Grabe ate, no? Nakayanan mo to. Akit baba ka. Kahit sabihin mo pababa na may daladala ka, mahirap pa rin. Dahil parang ang tinutulak, lalo na pagpupunan, madulas ito. Diba? Ano ang aming pangalan mo ulit? Si Annalisa. Ito ang dinadaanan ni Ate Annalisa. Akala ko ito na yung bahay mo. May nakatira dyan? Ah, wala. O, diba? Dahil kung hindi ka matyaga dito mga kababayan, ay nako, hindi ka makakababa o hindi ka makakaakyat. Hirap din kasi dito. Nagkakit yung mga baka. Buasi o? Bakit may bukas? Pressure nila yan noon. Oh, bakit di mo pinagpatuloy? Baka mamaya ibigay sa'yo. Treasure pala ito mga kababayan. Delikado to ate. Baka mamaya dito ko mabalhog. May nahulog na siya. Lasing. Naku. Ba't di tinabunan? Bakit dito ka nakatira? Balhin ko sa babaw kay. Akong bata, hapit maligsi diya sa kalsada. Ay, oo. Kasi delikado nga ate, no? Maliit kong bata. Kaya pala mga kababayan, mas pinili na dito sa itaas ng bundok. No? Kasi dati munti ka nang masagasaan yung anak niya. Eh, delikado nga naman. Kaya dito, ha? Grabe, may mga mais pa dito mga kababayan, oh. Tapos mga saging. Ayan. Tapos ayun na naman, oh. Grabe. Ang taas niyan. Saan pa, ate? Unahan. Unahan? Ito. Kung may kahoy yung mataas. Saan? Susko, sige ka lang, unahan. Nakailang unahan ka na ah. Ganun talaga mga kababayan. No, pag maghatid ka ng saya. Nako, sabi ni ate, experience daw. Nako, araw-araw to ate, experience. Hindi lang to experience. Talagang ginagawa na namin to araw-araw. Ah. Ha? May bahay doon, tuniro na, kapit bahay din lang, ilayo-ilayo noon. Diyos ko. Parang kami lang din nung araw. So pahinga po muna mga kababayan kasi hindi kinaya. Ate saglit. So nakita nyo po mga kababayan, nasa itaas na kami. Ayan. Ay. Yun lang maganda dito. Ay, dagat na pala yun. Akala ko langit. Oh, langit. Dagat yun. Dagat na pala mga kababayan, nakita nyo po oh. Akala ko langit pa. Diyos ko. Ang lawak. Ayan. Dagat na pala yan. Ayan, ayan. Nakita nyo po. Nakita natin ang karagatan. Ayan. Then nandito tayo sa tuktok. Hirap dito pag di ka sanay umakyat. Ha? Hirap dito pag di ka sanay umakyat. Mahirap pag di sanay talaga umakyat dito ate. Sa isang araw, Ate Annalisa, makailang balik ka dito? Pabalik-balik? Pag marami-rami yung kahoy ko dun sa babaw, ibaba ko lahat at anim bisis. Mga anim? Oh. Isang way lang yun? Oo, isang araw. Bali, 12. 12 balik. Akyat baba? Oo. Grabe no. Ah, wow.
Lapit na tayo. Sa? Oh, lapit-lapit na. Lapit-lapit na. Medyo pa daw. Medyo lapit-lapit na. Diyos ko, mga 2 kilometro to ate ah. O dito naman pababa. Pero sinalubong tayo ng malamig na malamig na malamig na hangin. Kasi nandito na tayo sa ano, sa gitna ng kabundukan. Ayan po. Naramdaman ko yung lamig ng hangin. O di ba, kita niyo po yung mga kababayan, oh. Tralala din. Tataas ng ano? Ang kahoy. Agoy Ginoo. Kanina ka pa ate, sige, malapit na. Diyan lang sa unahan, diyan lang sa unahan. Medyo malapit na. Ay, Diyos ko, walang katapusan yung medyo malapit mo ah. Sabi mo, nandiyan tayo sa bundok. Ito, nasa likuran na tayo ng bundok. Mula apari hanggang hulo, ikot tayo dito. Nandito na? Saan? Yan? Ay, salamat. Nakita ko na rin yung bahay ni Ate Annalisa. Sa wakas. Wow, marami siyang tanim dito. Ayan, oh. Nyugan. Wow, nandito na tayo kay ate. Ang cute naman ng bahay nila. Fresh. Ayan po ang mga pananim nila, mga kabayan. Talagang halata mo na napakasipag. Biro nyo, mga kabayan, ito ay puro bato-bato na dito. Ayan po, nakapaligid, no? Pero hitik sa pananim. Nakita nyo po ang mga pananim nila. Ayun o, doon sa baba, ang dadaming malalaking bunga ng saging. May mga okra, no, mga malunggay, saluyot, at iba-iba. Marami pang iba, may mga prutas din. No, plus may pahalaman pa dito si ate. Wow! O, diba? Plus may sili pa. Ayan o. Ayan, pag may manok ka, may sili na o kundi tinula. Ay, ang sarap, ang ganda naman itong halaman. Anong halaman to, ate? Ang ganda, ang taba. Ang dami mong sili, oh. Ang gaganda ng mga sili mo at mga pananim mo. Ayan, oh, mga kababayan. Ah, ito yung sinasabi ni ate na mayroon pa siyang ibababa. So, ito yon. Ayan. Ang ganda ng halaman, oh. Diba? Wow. So ito yun, mga kababayan, na sinasabi ni ate. Minsan 10 ganiri ang ibababa niya. So 10. Pabalik-balik siya. Yung iba hindi pa natali. Ayan. Kasi siguro yung iba pinapatuyo niya. Pinapatuyo pa niya. So ganito po, mga kababayan, ang trabaho ni ate dito. Buwis buhay po talaga, no, sakripisyo para sa pamilya. So ito yung bahay niya. Napaka-presko dito, mga kababayan. O, oh, diba, nipa, oh, kawayan, sinasa, kumbaga. Oh, nakarating din kami dito, ate, no? Sabi mo, pero madaya ka. Sabi mo, dyan lang, dyan lang, dyan lang. Yung pala, doon, doon, doon. O, oh, anong ulam natin? Wala. Oh, walang sinain. Wala kinain. Wala ding ulam. Dito. Wala rin. Wala rin. Mukhang munggo ang ulam nyo kanina. Munggo na may malunggay. Oh, pero kumain ka na. Kanina. Ha? Kanina anong ulam? Munggo? Bulad. Bulad. Ano yan? Hinog na itong ates? Hindi pa. Hindi pa? Ayan, ang
pitas nila. Oh, ang sarap ng mga atis. Oh, di ba? Oh, tapos ayan ang bahay nila, mga kababayan. Oh. So ayan po, mga kababayan. Tapos lagda pa. Nang gumawa ng bao. So ayan po, oh, di ba? Pag may harvest na niugan, kinukuha nila 'yan at tinatanggalan ng okay, bao. Pasok, Relios. Meron kang assorted groceries para sa inyo. Wow! Ang kuha na. Naade dito na lintan. So ayan po mga kababayan, isang sa akong bigas na assorted groceries natin, isang tray na itlog. Syempre yung cash mamaya pagbaba ni Ate, no, kasi ang layo na din na talaga kayang balikan pa. So pasamahin na lang natin si Ate pababa. Nakalimutan kasi yung bago na sasakyan. So ayan, ano ngayon sa pakiramdam, Ate? Yes, na nag lukdo ka lang ng kahoy o nanguha ka lang ng kahoy, nagbaba ka lang ng kahoy galing sa Kabukiran. Akala ko napakalapit to, ang layo pala, no, na prank mini mo. O it's a prank pala, no. Tapos anong pakiramdam mo ngayon, Ate, na meron ka ng biyaya? Sabi mo yung kapos-kapos ang budget. Masaya, salamat kayo ninyong tanan. Bakit masaya si Ate Annalisa? Siyempre, wala ko'y bugas, oh. Ay, mauna na yung bugas na bilhin? Oo. O yan. Ayan mga kababayan, oh. Ito na lang talaga ang bigas niya. Oo nga naman, isang sainga na lang to. Na wala na ugma. Tapos, munggos. Oh, tagidyot-tagidyot, kunti-kunti, no? Binadjet ang munggo para bukas. Meron namang gulayan. Samahan mo ng ilang pirasong tangkay ng malunggay. Ayos na. Ang kanin, ang bigas mo, isang sainga na lang, tama. Ito nakalambitin dito, mapapalitan ng kay dami-daming bigas. Kaya masaya si Ate. Ha, masaya si Ate Annalisa. Hindi ba napapagod si Ate Annalisa sa kaka-baba akyat? Hindi. Ha? Dili na lang kay, siyempre, wala kay lungagon, di na lang yung kakapoyon. Dili na lang, Jod. Dili na lang, Jod. Kahit kapoy, agwantahon, lihukon gyapon para may makaon. So ayan, sabi ni Ate Annalisa, hindi pwedeng mapagod, no? May kahit makaramdam daw ng pagod, hindi na lang iindahin yung pagod kaysa walang makain. Kasi kailangan niyang may katuwang yung kanyang mister. O, ito yung mga anak mo? Mm-mm. O, nasa yung panganay? Ito. Hi, gang! Anong pangalan mo, nak? Usil. Ha? Usil G. Usil? Usil. Usil? Ah, si Usil. Pila edad mo, gang? Ning 10. 10. 10. O, saan grade mo, anak? Ning grade 5. Grade 5? Tapos, sa baba ka rin mag-eskwila? Akyat baba ka rin dito? Wow! Pero, magtiis ka, ha? Sacrifice ka, ha? Para makapagtapos sa pag-aaral at para pagdating ng panahon, gaganda ang buhay, no? Usil, no? Oh, tapos sunod, anong pangalan mo, anak ko? Anong pangalan? Anong pangalan doon? Anong pangalan mo, gang? Dani. Oy, anong saan na, pila na imong edad, gang, Dani? Five na, usang grade mo? Kinder. Ano nangyari sa short mo na puro ka ng marsikos? Oo, pati naghana na nagmarsikos. Nanguha na silang bagol. Ha? Nanguha bagol. Ah, galing sila mga kababayan na mulot ng bao para idagdag pambili, para idagdag pambinta ng mama nila. Tapos ito yung bunso mo. Wow, dalawang lalaki, isang babae. Tama na yan, ha? Sakto na yan, huwag mo nang dagdagan. Para kahit papaano makapag-aral sila lahat at gaganda naman yung buhay na pagdating ng panahon. Eh, kahit na prank tayo ni Ate Annalisa, sabi niya malapit lang daw yung bahay niya.
pero malayo pala, okay lang. Sulit pa rin po mga kabayan yung ating pagdating dito dahil nakita naman talaga natin yung kanilang sitwasyon na ito lang yung pamumuhay nila. No, hindi tayo nakaramdam ng pagod. Masaya pa rin tayo pagdating dito, no? Kahit punong-puno tayo ng pawis, kahit halos hindi tayo makahakbang, no? Pero masaya dahil naabutan natin sila at may dala-dala tayong biyayas kanila kahit papaano lumuwag yung kanilang isipan, no? Nabawasan yung kanilang iniisip kung paano at paano yung pagkain la bukas. Kasi syempre, mag-iisip, mga kababayan, kita nyo naman, sino bang hindi mag-iisip tulad nito, madatnan mo isang sainga na lang na bigas, and then maabutan, and then hindi mo akalain na makatanggap sila ng ganyan. Kaya sobrang saya nila, no, na hindi na akalain yung mga biyaya na dumarating sa kanila. Kaya maraming maraming salamat po sa ating mga sa ating mga sponsors, subscribers, no, followers, YouTube members, viewers, commentator, lahat po kayo. Meron na naman tayong napasaya dito sa itaas, sa tuktok ng kabundukan. Isang pamilya na ang trabaho ay construction worker yung mister, and then si Mrs. naman gumagawa din ng paraan mamulot or manguha ng kahoy dito sa kabundukan, no, para ibaba at maibenta. Ganun po sila kasi pag pati yung mga bata, nakita nyo naman kanina mga kababayan, wala tayong isang anak nila na abutan dito dahil galing din po doon sa itaas dahil namumulot ng bao. Tinutulungan din nila yung mama nila. Kaya ganun kasi pag si Ate Annalisa, bawal daw mapagod, no? Hindi bali mapagod basta daw may makain ang kanyang pamilya. Okay? So nawa ipagpalain tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng mahabang buhay. Upang sa ganun, marami pa tayong matulungan na hindi lang sila mga kababayan dahil ang dami pa nag-aantay sa atin. Mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Tarita. Maraming salamat po. God bless you soon. Bye! Okay. So ayan po mga kababayan, si Ate kanina hindi natin nabigyan kasi nakalimutan ko yung bag ko. Siyempre meron din siyang cash na 1,000. Salamat ma'am. Oh, salamat diba? Yan yung tanan. Nalipay ka na. Oo. Ha? Diri na miha. Sige, salamat. Okay. Asa ganito yung balay? Saunahan. Saunahan. Yung pala sa likuran ng kabundukan. O, di salamat bali, kayo ma'am. Masaya kami nakadating doon sa inyo. Ha? Thank you. Bye-bye. Salamat kayo ninyo. Thank you kayo.